ang ating topic today. Sa era ngayon, sino nga ba ang mas effective na maging endorser? Artista ba o social media influencer? Ayan, ito na. Napakagandang topic. Oo, ito ay napapanahon, di ba? Napapanahon. Si napapanahon. Ayan na. Napiyok pa ako. Very in demand talaga ngayon, di ba? Yung mga social media influencer. Yung platforms. Ay! Ano ba yan? Oh my God, wala! So it means... Ano ba yan? Pero wala tayong magagawa. Kailangan natin pero ako ay kaya kong ilaban yung social media influencer. Oh, kasi bilang ikaw ay social ako yung social media manager. Influencer. Kayang-kayang i-ano yun. Yes. Sayang hindi napunta sa iyo. Oh, go! Anyway, go! Go na! Mauna ka na. Ano ba ang tanong? Ayan! Ang tanong ano yung ngayon? Ayun! Ang mas effective na endorser. Alam niyo, sa totoo lang, kasi kahit sinasabing panahon na ngayon ng social media, di ba? Pero bakit hanggang ngayon, ang mga advertising companies ay kumukuha pa rin ng mga endorser na artista? So, ano yung ibig sabihin nun? Effective pa rin ang mga artista natin. Oo. Ito lang nga, sample lang nga. Kasi kapag ang isang artista, may mga fans yan na ang dami-daming fans. Yes. Kapag may endorse yung produkto, talaga bibili nila ang produkto na yan. Kasi nga, dahil sa pagmamahal nila sa kanilang idol. Ako personally ha. Kapag si Nora Honor o kaya si Janice may ni-endorse na ano, na produkto, binibili ko talaga. Ganun talaga kaano yung mga fans. Pagdating sa kanilang ano, mga idolo, talagang pag may mga ini-endorse, ay binibili talaga nila. 100% yan. Okay. Diba? Ikaw ta. Social media influencer as an endorser. Eto na. Siyempre, pangangatawan ng ito, di ba? Nasa digital era na tayo, di ba? Iba na. Mapapansin mo yung mga malalaking kumpanya, yung mga produkto, ang kinukuha na lang talaga nila ngayon, yung mga top creator, di ba? Yung malalaking creator talaga, content creator. Kasi, bukod sa nakakamura sila. Ano? May bulong factor dito? May bulong? Yun nga, ang observation ko bilang content creator din ako, marami na talagang nagsiswitch sa social media influencer. Parang marami akong kilala, like sila Kong TV, like sila Zainab. Doon lang talaga sila sumikat sa social media, 'di ba? Kaya para sa akin, I artista ng YouTube. Ay, naku, no. Yun. No, talaga. Kasi, tignan mo, manonood kayo ng TV ngayon. Sino makikita niyo ng mga nag-i-endorse ng ano, mga produkto? Nangingibabaw pa rin ng mga artista. Ay, ganon? Hindi, manood kayo ng ano, bihira na rin sa... Hindi naman talaga lahat ng mga millennial ngayon nakafocus sa TV. Iba na rin. Talaga, doon sila nonono sa YT, sa YouTube, sa TikTok, sa Reels, sa lahat, di ba? May mga nakikita ako doon na yung mga produkto na, yung mga sabi ko, ba't kaya kinuwang endorser to? Pero pag nakita mo yung following nila, milyon! At saka kita mo naman ngayon, di ba tayo, yung mga artista? Ay, ano lang sabi mo kanina? Hindi pa rin niya, hindi mo batay. Ay, hindi pa rin. Magkikipati pa kami dalawa. Yun na. Iba na ngayon ang pagkuha ng endorser. Ako napapanood ko online, sa social media, limitado pa rin ang pagbibigay ng ano endorsement. Hindi, ah. No, limitado pa rin sa mga influencer. Sa artista pa rin talaga. Hindi ah, kahit ang pagkakas ng show katulad sa ano, sa Batang Quiapo, imagine mo sa damakbak na social media influencer ang kinuha sa cast. Naku, Day! Dahil naniniwala sila na tataas ang rating, Day! Ang role pa rin nila, hindi rin kagandahan ang role nila. Kahit ngayon nasa ano pa rin, nasa mga artista pa rin talaga ang focus, no? Hindi. Kaya naman successful yung show dahil nga dyan sa mga social media influencer. Ito lang nga, ito ha. May mga influencer na ginawa ng pelikula at show, pero nung pinalabas sa takilya, sa sinihan ng pelikula, flapchina pa rin ang pelikula. Oo, pero paano naging effective? Paano naging effective ang mga yan? Hindi, in-example ko lang kasi yung pagiging epektibo nila kahit hindi sa endorsement. Ay, hindi. Sabi ba yung paggawa ng pelikula sa endorsement? Hindi pa rin talaga. Ito na lang ha. Pagka pumupunta tayo sa mga premiere night, kakaunti na lang
ang ini-invite ng mga ano, 'di ba? Ang kaya ini-invite talaga nila yung mga social media influencer, yung mga vlogger talaga. Yes. Kasi naniniwala sila na mapopromote nila ng mainam dahil sa dami ng following ay, nila. Hindi pa rin. Talagang iba pa rin ang mga artista at iba pa rin talaga mga fans nila. Oo, iba nga yung artista. Kaya nga lang, iba na nga yung panahon ngayon. Hindi pa rin. Kasi kaya nga nung sinabi ko kanina, hindi pa na yung panahon bakit ngayon? Bakit pag nanood ka ng TV, mga malalaking artista pa rin ang nag-i-endorse ng mga produkto. Ay, hindi. Sila Kong TV, sila Sina. Hindi ko nakikita sila sa TV na nag-i-endorse ng malaking produkto. Drinks, may isang soft drinks na sila ang correct. Ano, kumbaga may halo na ngayon. Endorser na rin yung artista. Limitado pa rin, no? Limitado pa rin sila. Oh, etong si Rona, okay, isa siyang social media manager. Siyempre ako, experience ako, diba, as a social media manager, diba? Social media manager ka pala? Yes, ano, so, ano rin, hosted. So, para kasi sa akin, kaya ngayon meron ng term na tinatawag na influencer marketing. Kasi nga, yun na yung nagiging cost-effective na rin siya kasi bukod sa mura na, ang may fan base din kasi yan sila eh. So, kumbaga, pag ikaw nag-ano ka ng produkto mo, hindi naman bumibili yung iba, no? Hindi, tito! Pero naniniwala kasi talaga ako. Kaya ngayong iba, di ba, ang mga lumalabas yan, lalo na ang platform ngayon, social media, nagsiswitch na ngayon, makikita mo ang daming ads na pumapasok. Yung mga ads na yan, doon mismo yun pinapalabas sa mga video ng vloggers eh. Kaya nga sila kumikita ang mga vloggers. Kasi dahil na rin doon sa mga ads na after yung video nila mapapanood, bukod pa yun doon sa product na pinopromote nila. So effective para sa akin talaga na maging endorser na sa panahon ngayon yung mga social media influencer. Ayun. Yun ah. Sige. Okay. Basta ako. Effective pa rin ng mga artista. Pero mas mahal ang mga artista. Correct. Oh, yun na nga, yun na nga. Binabayaran ng mahal kasi nga, napaka-effective nila. Effective nila. Hindi, dahil yun ang asking price nila, ay, kaya hindi. Mahal. Hindi, ako may-ari ng ano produkto, magbabayad ako ng mahal kasi naniniwala ako sa artista na kayang paangatin naku, at bilhin ang produkto ko, no? Oo. Naku, lalayo pa ba tayo? Di ba itong huling pinuntahan nga natin na Prescon eh, isang clothing line, di ba? Kinuwang isang ano, malakas sa social media kaya na-endorser dahil naniniwala yes, sila. Yes, at saka kaya nga makikita mo ngayon yung mga sikat na social media influencer, nagiging celebrity na rin. Kasi kumbaga ganun kalakas yung impact, yung power na kaya nilang, katulad ng sinabi mo, ta, di ba, nasa Batang Quiapo na yung iba. Yung iba, naku, sila Tony Fowler. Limitado pa rin sila, no? Talagang binag-iawan talaga ni Tito talaga na ako. Pero talagang iba na kasi talaga ngayon. Oo, power na talaga yung mga social media influencer. Ngayon, imagine, ang mga ball na inaate na nila, di ba? Star Magic Ball. Ito lang, no, nakaraan yung sa preview. Yes. Star Stand, I know, influencer studded, I mean. May kita mo ang daming influencer na mga nandodon. Kaya, alam mo, gusto ko malaman kung anong pananaw ng ating mga viewers dito, ha? Mag-comment po kayo kung sino ba talaga ang effective na endorser. Yung mga social media influencer po ba? O mga artista pa rin? At saka hindi na tayo nagdidebate, di ba? Hindi, totoo naman talaga. Ang influencers at saka ang mga artista, andyan ngayon para ano tulungan yung mga ano advertising companies para bilhin ang kanilang mga produkto. Yes. At saka...